Hello, si Alvin, ang inyong tech guy. At ayan guys, muli na naman nagbabalik ang ating trusty patungan dahil isa na naman tong unboxing video. Ito ay ang unboxing ng Xiaomi Redmi 10. Tara, try natin to. Siyempre, nagaling muna natin yung plastic sa box ng ating Xiaomi Redmi 10 at ayun nga. Wow! Ayun, so ito ang box natin for the Xiaomi Redmi 10. Sabi ko, same lang naman sa lahat ng mga box natin for the Xiaomi phones this year and even last year. Pero ayun nga, ang nakakatuwa sa ating Xiaomi Redmi 10 is yung kanyang itsura. So this time guys, ayun, medyo makikipagdaldalan lang ulit ako. Kasi na-miss ko na rin mag-unbox ng mga phone. Actually, na-miss ko na gumawa ng unboxing videos. Kaya ayun na ang ating Xiaomi Redmi 10. Of course, kayo unang makakita. Tama ba? Dapat ba? Ay, hindi. Meron muna tayong cover dito. Pag natanggal mo yung kanyang case, meron muna tayong ito, yung pinaka-compartment niya na tinatawag ko nga kung saan nakalagay yung ibang contents natin. Pero syempre, bago nyan, ipapakita ko na sa inyo yung ating Xiaomi Redmi 10 mismo na dapat kapag tinanggal ko to, ayan. Ayan, Xiaomi Redmi 10. Covered again in protective plastic. So dyan nakalagay yung specs niya, may kita natin dito. Ito, i-close up muna natin. So, ayan, dyan may kita natin yung specs ng Xiaomi Redmi 10. Tapos, dito sa ating pinaka-compartment nakalagay, of course, sa ating SIM ejector tool. Tapos, and again, yung kanyang mga documents, yung ating jelly case. So, thankfully, lahat naman ng mga usual na hinahanap natin ay nandito pa rin. Wala namang nabawasan pa. Yung jelly case natin, ito guys, clear jelly case na meron may onting texture dito sa likod. So ngayon, dito na tayo sa phone. Alam kong ito yung mga pinaka-inaabangan ng lahat sa atin. So ayun guys, samahan nyo ako natanggalin yung plastic ng Xiaomi Redmi 10. Ayun. So, hindi niya lang nakikita on screen. Madalas ganito ako pag nag-unbox ng mga gadgets. So, hanggang ngayon, kinikilig pa rin tayo mag-unbox ng mga gadgets. Anyway, so for the Xiaomi Redmi 10, ang isa sa mga pinaka-appreciate ko talaga for Xiaomi phones is every year na lang nakakakuha tayo ng isang napaka-ganda at napaka-bagong design. Albeit yung design na to guys, may kita natin sa mga Xiaomi Redmi Note 10 series phones. Pero ayun nga, at least hindi naman yung tipong nire-rehash lang nila yung designs from last year. Or kinukuha lang nila yung mga body, no? Tapos pinapalitan lang nila specs. For this one, as in, updated design, updated specs. Ito mismo yung camera setup. Ito mismo yung back design na nakukuha natin for Xiaomi phones this year. So para sa back design natin guys, kita nyo naman. Very similar actually sa back design ng Xiaomi Redmi Note 10 5G. Kung saan matte finish yung back design natin pero glossy yung underneath nun. May pagka-gradient yung black natin. So minsan mukha siyang gray, minsan mukha siyang white, minsan mukha siyang black. Which is nice kasi guys, pagdating sa Xiaomi Redmi 10, alam naman natin from the Xiaomi Redmi 9 series and nakakategorize natin as budget phones ang series na to. So ibig sabihin, para sa phone na nasa ganitong presyo, eh nakakakuha ka ng ganito kagandang design na ginagamit nila for mid-range phones. So again, nakakakuha na naman tayo ng isang phone this year na talaga nga namang in-elevate pa rin ng Xiaomi para sa atin. And nakakatuwa yung ganun. Pero syempre, bago yan, i-setup muna natin ang phone natin. And habang nagsisetup tayo, dito na muna tayo sa ibang contents pa ng box natin. So para sa box natin, ang iba pang laman yan, ayun. So ito, meron tayong USB Type-C ba? O yun! So meron tayong USB Type-C cable for this phone. So again, nakakatuwa na naman na for the Xiaomi Redmi 10 ay naka USB Type-C na tayo for this phone. Tapos, iba pang content ng box natin, ito ang ating charger. So ayan. So aside pa doon sa ating mga cable tas charger, mukhang wala na tayong laman. So unfortunately, para doon sa mga naghahanap ng earphones, wired earphones sa kanilang mga unit, kailangan kayo yung mag-provide niyan. Other than that, wala na namang ibang nawala sa mga usual na nakukuha natin. So good news pa rin naman yun. Talaga nga namang marami sa atin meron ng sarili-sariling mga earphones sa bahay. So at least hindi naman siya malaking bagay para sa karamihan sa atin. Pero ayun nga, kung wala kayo, kailangan nyong bumili para meron kayong magamit ng earphone. So ayun, i-setup muna natin ang ating Xiaomi Redmi 10. Tapos after kung mag-setup, pag-usapan natin or daanan muna natin kung ano bang meron dito sa phone na to.
5 minutes later. So ayun guys, na-setup na natin ang ating Xiaomi Redmi 10. And masasabi ko, pagdating sa itsura ng phone na to, as in hindi mo talaga iisipin na nandun siya sa Redmi 10, Redmi 9 series phone. Kasi talagang very premium yung itsura niya, very premium yung feel niya. And ayun nga, ito ha, dito tayo sa mga sides ng phone natin. So ang nakakatuwa pa, hindi lang kasi yung back design natin yung pinaganda ng ating Xiaomi Redmi 10. Even itong mga edges niya, eh talagang very classic. Kung saan gumamit sila nung parang powdered brush na metallic finish. So very classy din, lalo na para sa isang phone nga na nasa ganitong line. At sa right side ng ating phone, nandiyan na naman yung volume buttons natin. Tapos yung ating lock button. Na so far, masasabi ko, again, very responsive para sa isang budget phone. Again nga, nakakatuwa yung mga ganitong bagay regarding Xiaomi phones. Dito sa taas, dyan nakalagay yung ating headphone jack. And then yung SIM card tray natin, dito sa left side naman. Tapos sa baba, again, yung ating USB Type-C port. Tapos na nakakatuwa pa, again, for the Xiaomi Redmi 10, is gumagamit tayo ng dual speakers on this phone. Again guys, dual speakers, hindi natin basta-basta may encounter even for phones na nasa mid-range level na. So nakakatuwa na merong ganong feature ang ating mga Xiaomi phones. Aside pa dyan guys, yung screen natin is a 6.5-inch FHD screen. Meaning, FHD guys, eto, mataas na naman ang resolution nito para sa phone na nasa ganitong series. So, for the camera guys, ayan, okay. Okay naman yung camera niya, medyo dark lang siya para sa preference ko. Pero again nga dito sa kwarto kasi medyo madilim talaga, maganda lang yung lighting natin. Ititry ko siya outside para malaman or para masabi doon sa ating full review kung gaano ka-okay yung camera niya. Sorry guys, pero para sa akin malaking bagay pa rin yung design ng mga phones natin. Kahit ano pang ganda ng specs niyan, eh sometimes mas prefer pa rin natin yung mas magandang design. And dito hindi talaga tayo din sa point ng Xiaomi. Kung saan yung camera setup ng ating Xiaomi Redmi 10 is very reminiscent sa mga Xiaomi Redmi Note 10 series of phones. Kung saan very premium thing na napakaganda, napakabago at hindi kamukha ng ibang phones. So iti-test din natin yung camera nito of course sa ating full review. So abangan nyo yung next video ko para dito sa phone na to. So far hindi pa talaga ako sure dun sa price ng ating Xiaomi Redmi 10. So hindi ko talaga masabi kung okay nga ba talaga siya para sa price niya. Pero considering nga yung Xiaomi Redmi 9 series phones na last year ay nasa under 10,000 pesos, eh masasabi natin na for the Xiaomi Redmi 10 and ma-expect natin na nasa ganitong price point din ang phone na to. And so far, for the features na binibigay sa atin ng phone na to, eh talaga nga namang na-elevate na naman at naging sulit na naman ang phone na na-deliver sa atin ng Xiaomi. Maganda yung specs natin, maganda yung screen natin, dual speaker style. Basically, yung mga features na makukuha natin sa mga high-end phones, eh nalagay nila dito sa ating Xiaomi Redmi 10. Again, same doon sa approach na ginawa nila para sa Xiaomi Redmi 9T na talaga nga namang nawindang ang tech industry for budget phones. And so far, para sa akin, if ever man na kayo ay naghahanap ng phone, i-consider nyo na maigi ang Xiaomi Redmi 10. And kung sakali man na curious kayo sa performance ng phone natin, kita nyo naman, kaka-unbox lang natin. So, gagawa tayo ng another video for this phone para i-test out to, i-benchmark to, i-check out ang kanyang mga performance, camera, gaming, at saka benchmarks para malaman natin kung gaano nga ba talaga kasulit, ka-stable, at ka-okay ang Xiaomi Redmi 10. Anyway guys, yun na ang unboxing natin for the Xiaomi Redmi 10. Hopefully, nabigyan kayo ng idea ng video na to kung gaano nga ba ka-okay ang Xiaomi Redmi 10. At kung sakali may questions kayo, ilagay niyo yan down below to try ko na masagot dun sa ating review. Anyway, yun lang guys ang video natin. Kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!